magkakarjack na bang lahat? Ay! Ayan na, lalabas yung mga flying trapeze. Ayan yung mga flying trapeze tsaka yung mga clown sa party. Good evening, Metro and Mega Manila. Let's have his eyes in Mindanao. Happy Friday, everyone. It's 49 after 9 o'clock. It's 11 before 10 o'clock. Sa inyo mga talapitan, ako ang inyong likod. Ang DJ na hindi naman gwapo, hindi naman pangit. Titigin nyo lang, maaawa din kayo. Ang dami ko sinabi. Hi, Kara. Hi, good evening. Ganda naman yan. Hello, everyone. Hi. Sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig, at sa mga nasa bahay. Taas na energy ko, ah. Taas napakalambing mo. Hyper mo kasi lagi. Basta ka. Okay naman. Happy Friday, everyone. Happy Friday. Happy ka? Happy ka ngayon Friday? Happy naman. Mukha nga. Ikaw, happy ka ba? Lagi araw-araw mo happy. Talaga? Oo. Pag Friday, happier. Sure ka? Bakit? Wala. Tinatanong ko lang. Oo naman pag Friday. Magtanong. Happier ako. Oh. Teka lang, bakit kulay tinapa ako sa live? Hindi ko alam. Ikaw namili ng tapos ano ikaw, na yan eh. Mukha, camera na yan eh. Parang pa sa live, mukha kang ano? Ano? Mukha kang... Sakto naman kulay ko dito ha. Anong may mali sa mata mo? Okay sa'yo yan, tsura mo dyan. Sa mata ko? Anong meron sa mata ko? Ha? Eh ano? Ano? Eye bags? Ano? Hindi, parang iba kulay mo. Ha? Ano ba yan? Ikaw nga, iba kulay. Problema yan nila, Amit. Bahala kayo dyan, the bush. Anyways, mga pangga, happy Friday, everyone. Ay, mga nila lang na nagpaplano ng weekend, na maayos-ayos, kasama kanilang family, good luck sa inyong, tawag nito, sa inyong weekend, getaway, kung ano man ang gagawin nyo ngayong weekend. Maligayang bati po sa inyong lahat. At maraming salamat nga pala sa lahat po na nag-follow, nag-like, nag-subscribe, nag-share sa aming mga SockMeds, our social media accounts on Energy FM, on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tsaka TikTok. Ang aming social media account ay... Energy FM 106.7. Tawagan ninyo kami. Pwede kami tawagan sa Viber. Punta lamang sa Viber, Viber menu. Tapos kunin nyo, tingnan nyo yung, ano, yung sa menu may kalagay na call out. Tapos dial nyo yung number namin. Pareho lang po, same number. Dagdagan nyo lang ng +632. Yes. Okay. Kung hindi umahanap yung plus sa keypad, sa, ano, keypad mo, ang substitute ng ano ng plus ay 20. Yun yun. +632 tapos yung number namin, yung globe namin ay 7001-7949. Yes. Or 8721-2429. Ayan. Madilim daw sa akin, totoo ba? Oo. Hayaan mo si ano, si The Bush mang problema diyan. Tapos sa'yo naman sobrang liwanag. Uh-oh. Anyways, we would like to say hi and good evening sa lahat po ng mga kababayan natin at pangga natin all over the Philippines tuning in right now in Dagupan. Hello po. Dagupan, Naga, Cebu and Davao. Mm-hmm. Live tayo doon ngayon, ano? Kara. Correct. Sa Dagupan. Hello po sa mga taga Dagupan, hello sa mga taga Naga, hello sa mga taga Cebu, hello sa mga taga Davao at sa lahat po ng aming mga franchise stations nationwide. Maligayang bati po. Kamusta kayo? Sana masarap ang ulam ninyo. Kung hindi man, kahit di niyo gusto, sana masarap ang kain ninyo. Ayan. Ayun na nga. Good evening, everyone. And matatapos na naman yung ano natin, ha? 29 kasi ngayon, di ba? Yung alin? Yung date, 29 ngayon. 29 ba so, ngayon? Yes. July 29 na. 29 pa lang? Bakit? Ano ba akala mo? Wala, ubus ko na yung sweldo ko. Kaya parang hindi naman bago yon. So 2 days na lang, ayan na, ang dami na mga posts na nag-ready, mga ghost month. Oo nga. Diba? Mga ghosting. Naniniwala ka sa ghost month? Hindi naman. Eh, pero siguro nakasanayan lang din, tsaka kasabihan kasi, diba? Ako, hindi ako naniniwala na there's something ominous about the, diba, sa buwan ng August, diba? Oo. Kahit na ang pangalan niya ay O-Ghost, kasi ghost month. Oo. Pero kasi, marami kasi mga businesses ang nagpipigil ng budget pag August. Kaya nadadamay yung mga hindi naniniwala. Oo. Kasi ang dami ko na naging negosyo pag ghost month talaga, pag August. Naniniwala silang hindi. Ay, okay. Ay, oo. Apakaalat. Kala mo itlog, maalat. Oo. Kaya nga. Oo. So, yun. Ha? So, ayun. Ano daw nangyari sa ilong ko? Ano po? Tigyawat, di makalabas. Inverted. Ano po nangyari sa ilong mo? Inverted pimple. Talaga? Oo, inverted pimple. Nako. Ay, nako. Anyways, ayan. Hello po sa live viewers at ngayon on Facebook. Hanapin nyo na po kami sa Facebook. Energy FM 106.7. Tapos i-like and share mo yan.
Ayan. Tsaka anyways, oh. Nga pala pwede ako mag-invite ha. Hama ka mabukas sa akin. Hindi ko alam. Ano ba yan? Nasa ano, nag-start na kanina Makina Moto Show. Oo nga. Oo, di ba? Sa nasa ano ako bukas? Nasa Mowa. SMX ako. Saan ba exactly? Hindi ko pa alam eh. Sa oo. Ano? Sa Mega Trade siguro 'yon. Yung mga event-event. Hindi sa Mega Mall, Mega Trade. Ayun nga pala, sorry. SMX pa. Huwag mo ligawin yung mga tao bang pupunta ng Mega Mall. Hindi pala mali, sorry. SMX pala. Okay. Oo, nasa ano? SMX, teka lang, nasa akin eh. Sinave ko kanina eh. Ayan, ito. Makina Moto Show, ayan, sa SEC. Ayan, Moto Booth, nandun ako sa SMX Convention sa Mall of Asia. Ayan, maligayang bati po sa lahat ng mga makikita ko bukas dyan. Mm-hmm. Nandyan po ako alas... anong oras ba ako bukas? 5 p.m. di ba? Wala na kalagay nyo. Binago kasi yung layout. Sabi mo ano? Yun ang sabi sa akin. 5 p.m. Ala, mali. 5 p.m. yata. Ayun. Alas 5 ng hapon ako nandyan. Kasama ko ang Team Earps. Kasama ka na kasi bukas. Ikaw din, bahala ka. Sorry. Ano? Sige na. Pag-iisipan ko. Ano ba yan? Ano ba sa mami? Tsaka anong gagawin ko doon? Eh, siyempre ano yun? Pang mga motor-motor. Oh, actually. Diba? Oh, anong gagawin ko? Wala naman actually. Oh, diba? Di wag. Ikaw na lang. Ay, nako. Ay, tawagin nyo na kami 7001-7949. Doon punta kayo ng thermos ninyo na 1 liter ang capacity at mag MX3T with Pandan kayo. MX3T with Pandan. Ang MX3T with Pandan ay gawa sa dahon ng mangosteen ay naluan ng Pandan para refreshing sa panlasa. Lahat ng bagay pag nilagyan ng Pandan, sumasarap. Mm-hmm. At yung MX3T, maliban sa gawa ng sa mangosteen, Kara, mm-hmm, meron pang Pandan yan. At yung one sachet is good for 1 liter. No? Pwedeng hot, water. Pwedeng cold. Pero ako gusto ko ng tsaan hot. Mm-mm. Pwede mong haluan niya ng lemon, ng honey, o kaya ng milk na konti para mm-mm, milky ang datingan. Pero ako, mas gusto ko yung puro. Ayoko ng ano eh. Ayoko ng tsaa na may... gusto ko talaga yung lasa ng tsaa. Nag-i-enjoy ako sa... Hindi ko alam, nag-i-enjoy ako sa lasa ng tsaa. Yung talagang... Tsaang-tsaa. Pero kung halimbawa, di ba, gusto mong mag-tsaa at may konting twist, pwede mo lagyan ng lemon. Correct. Di ba? Pwede mo lagyan ng honey o kaya ng milk, no? Ang pagtsatsaa po, di ba, regular tea drinking is actually good for body detoxification. Mm-hmm. It's the process by which your body releases toxins na na-intake niya during the day. So, yung mga toxins natin, ang daming toxins ngayon na nakakain natin, di ba? Correct. Para ma-release ng body, matulungan mo yung body mo na i-release yung toxins, aba, mag MX3T with Pandan ka na. For inquiries, you can go to the website. Ayan, it's mx3ph.com or call the hotline 0918-888-8693. Yehey! Yehey! Yeah. Teka lang, Dabush, bakit parang ang kintab na mukha ko sa live? Naghilamos naman ako. Ha? Ang liwanag mo nga eh. Oo. Malapit na akong maging aparisyon. Baka i-bless ko kayong lahat. Bahala kayo. Gawin nyo naman akong fresh. Parang si Kara, napaka-fresh siya live. Oh. Oh, ito na mo dito. Ito yung live eh. Oo nga. Napaka-fresh. Oh. Parang ako, parang namuha akong bodyguard niya. Oh, grabe naman. Love team po kami, hindi ako bodyguard. Anyways, mga panggaan. Yan ha. So, MX3T with Pandan yan. Oh. Mm-hmm. Sabihin mo naman sa akin tungkol sa MX3 capsules. Oh, Kara, ayan ha. Yan. Siyempre, pwedeng-pwede rin natin gamitin yung MX3 capsules kasi yung capsule na to, wala siyang halong chemical, diba? Tsaka purong-puro po yung sangkap niya. And low in sodium, fat-free at cholesterol-free. At meron din po itong alpha, beta at gamma nutrients. Meron ding antioxidants and anti-inflammatory properties. At hindi lang yun ha, dumaan din po ito sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya yan naman, madaming mga awards galing sa iba't ibang parte ng mundo. Para pa lang Energy FM yun, madaming yes, awards. Ito ay proudly Philippine-made. Para sa mga questions nyo, i-visit nyo lang po yung website nila mx3ph.com or tumawag sa hotline 0918-8888-693. Ayan. Diba? So yun. So yun. Tapos mga pangga, ayan.
Ano daw oras ako bukas doon? Alas 5 po. Kasama ko Team Erps. Mm-hmm. Bukas. Papa Jackson and the Team Erps. Mm-hmm. Andun kami bukas. Mamigay kami ng kung ano-ano. Helmet. Ah, talaga? Jacket. Oh, yun lang naman. Giveaway, magpapalaro no? kami bukas. Oo. Tsaka yung pinangako ko sa alam, magbibigay ako ng katabi. Kung sino man katabi ko, mamigay ko sa inyo. Bukas, ha? Puntahan niyo ako. Kung si Brian man yung katabi ko, inyo na siya. Well, para daw nasunog ka sa live. Ha? Nasunog. Alam mo, nakakahalata na ako. Nasusunog ka na daw. Napagtitripan talaga ako ni, ano, ni, Nina. Ni The Bush. Oo. Oo. Tinamo. Baka sa camera kasi yon. Ha? Sa camera yon, hindi sa settings. Hindi ko alam. Bahala si The Bush. Kaya niya yan, oo. Oh. Anyways, may caller tayo. Diyan na pala yung caller yo, natin. Yo. Ang bilis ah. Si John. John din, kapangalan ko pa yun. John ang Mandaluyong eh. Kapangalan ko, kalugar mo. Oo nga. Saan kaya ito sa Mandaluyong? Alamin natin. Hello? Hello po. Hi, good evening, John. Hello po, gandang kara. John, saan ka sa Mandaluyong? Pwede po masabihin. Ah, sige, wag na lang. Secret pala. Ano nakikita mong lugar ngayon? Hulaan ko sa bahay mo. Hindi, kasi taga Mandaluyong ako eh. Kaya natin natanong yan. Po. Saan? Ano nakikita? Manapit ka ba sa Acacia Lane? Sabihin na lang po nating malapit. Wag mo sabihin. Tinatanong kita saan nga? Sa may ano po, malapit ba ng San Filipineri? Church. Saan? Philippine? Malapit po sa ano, San Filipineri Church. San Felipe. Malapit yan sa Rotonda? Parang di ko alam. Yes po. Oh, di ba? Malapit sa RJ's Bulaluhan? Yes po. Di ba? Oh, bago dumating ng Baliwag, kaliwa, McDo, hindi, mauuna pala yung Shell, di ba? Buti ka pa alam mo. Ha? Wala naman pong Shell din sa may, ano po, sa may sinasabi niyo po. Ah, hindi. Kung malapit ka sa RJS. Teka lang, malapit ka sa ano, Ilocos Empanada. Hindi rin po. Ano na po, alagpas na po ng Shell po, yung address ko po. Petron. Kanto niyan, Petron eh. Oh, parang, opa, parang malapit oh. Siya po. Yun. Okay. Eh, hindi, daanan ko kasi araw-araw yan. Kaya medyo kabisado ko. Anyway, John, anong work mo? BPO industry po ako. QA. Okay. Wow, quality assurance specialist. Oo. Kumusta naman ang buhay-buhay natin? Ayun naman po. Okay naman po ako ngayon. In terms of love life po, medyo okay. Actually, nakatapos na po namin panoorin ng girlfriend ko yung new movie po, yung Orphan First Kill. Ano title? Orphan. Yung Orphan First Kill, yung bago po ngayon. Saan? Sa Netflix? Hindi po. Sa sinihan? Uy, may budget, nakaluwag-luwag. So may sini-sini tayo. Sige. So okay naman ang iyong love life, no? Yes po. Actually, tumawag na po dito yung girlfriend ko many months ago. I'm not sure po if maalala niyo po siya. Name po niya is Lauren. Ligarda? Senador yan. Hindi po. Ay ba? Hindi po. Ano yung po niya is Lauren po. Hindi namin maalala. Kami ba dalawa kausap niya? O... Ikaw lang, kayo lang po, siguro. Papa Jackson. Ako lang. Napasama ba o napabuti yung relasyon ninyo? Actually nga po, mas gumanda. Bumuti po. Ah, talaga? Oh, wow, sabata. Galing mo talaga. Padalang kita ng bill ha, kasi kinacharge-chang ko na yung mga maayos na relasyon ngayon eh. Ayun naman po. So ako naman din po yung tatawag to share my side naman po. Then. So ask some questions pa din po. Lakasan mo, hay na, John, ha? Yes po. O, kasi nasa bandang 9 de Pebrero na yung kuma, baka pakukuha kita pa. Naririnig ko naman siya. Ay, naririnig mo? Dingin na siguro ako. No? Ikaw talaga, yung tenga mo talaga may problema. Sige. Sige. Okay. Sige. Ayun po. So, start na po na. Sige, go start na. Okay, time starts now. Ayun po. Base po dun sa story na girlfriend ko po is, we're doing well naman po. Yun lang alam po na last year, may nag-message po sa kanya na another girl po na yun, medyo nakapanuhan ko, medyo nakakachat ko po sa office way back last year. So, nalaman po ng girlfriend ko po yun. Sinabi po mismo sa araw ng Undas, November 1. So, ayun din po yung isang reason kung bakit tumawag din po ako kasi ever since that day po, yun po, nag-usap po kami
din. Naging okay din po kami on that same day kasi napaliwanag ko din po yung side ko. Tinanggap po niya. Pero at the, syempre po, hindi rin po may iwasan yung times na, alam ko po na sinasabi niya po sa akin na napatawad niya na po ako. Pero I still feel na yung trust po niya is clearly nagdi-diminish po siya ng dahan-dahan. So may nakachat ka? Yes po. Okay, pero hindi naman naging kayo nung kachat mo? Hindi po. Kahit MU? Hindi rin po. Ah, okay. Kasi actually yung girl din po is my jowa din po. Actually po, member po siya ng LGBT. Okay. Pero anong level, hanggang sa anong level umabot yung chat nyo? Yung level po namin is yung umabot po sa punto na like nagiging concern po yung parang nagiging concern po kami sa isa't isa din. Yung may care, ganun. Yes po, din naging ano nga po ng girlfriend kasi kinasama nga po niya ng lobbies. Yung time na like nagbibigayan po kami ng like, anything po na in kind. And then nung start nga po ng relation and yung sinabi po ng girlfriend ko na at the start of our relationship, kumbaga walang-wala talaga kami, but nowadays na meron ng trabaho, parang ang bilis ko daw ibigay yun sa yun nga, sa girl, sa second girl po, ganun. So ayun po yung nangyari doon, so napag-usapan po namin din, sinabi ko naman din po yung side na yung side ko po sa kanya na at the very start po ng work ko po sa company, sa present company ko po is wala po ko talaga masyadong social life nung mga time na yun din. Yung girl lang din po yung nagpakita talaga sa akin lang. Like, yung nag-approach. Then, yun, umabot po sa punto, like, kami po yung like, isang magkausap, ganun. So. Pero nagka-feelings ka dun? Hindi po. Ah. Kasi alam ko din po na may girlfriend din. Pero kung wala? Then, ayun din po. So, meron. Meron yan. Ewan ko po kung maniniwala kayo, sir. Pero ako din naman po ay, I know po for my fact na, kumbaga, off-limits na po siya. Since meron niya po siyang like, girlfriend or anything. Then, ayun po. Yun lang din po talaga yung side ko na, like, siya lang din po talaga yung nakausap ko, you know, through my, like, social life sa office. Then, yun, nakapag-usap naman po kami. Then, kinabukasan na okay po. Then, lalo na pong, yun nga po, napapansin ko po na dahan-dahan pong nagde-diminish yung trust sa akin ng girlfriend ko. And lalo na po nung lately nga po na from agent po is na-promote ko into QA. So, from Mandaluyong po, nilipat po ako through Pasig. So, ayan din po yung concern na sinabi sa akin ng girlfriend ko na what if mangyari ulit yung the same thing, but this time doon naman sa Makati. Then, sinasabi ko naman po sa kanya na gagawin ko yung lahat na ano, pabalik ko po yung total trust niya sa akin. And anyway, kaya ko po ulit. Sa anong pamamaraan po na kakayanin ko. And then, ayun po, nakikita ko naman po na na-appreciate niya yung mga efforts ko po sa lahat-lahat, but still, hindi po, syempre po parang hindi ko rin po maiwasan na parang mapaisip na like napataw niya na po ba ako ng tuluyan or nabalik ko na po ba yung trust niya na like kahit hindi na po yung kumpletong 100% pero at least meron po siyang kunting tiwala po sa akin. Ayun po. Wait lang, may tanong ako. Yes, di ba kasamahan mo sa work yung girl na nakaka-chat mo? Yes po. Kung kasamahan mo lang siya sa work, bakit kailangan may text after work? I mean, kung pag-uwi mo ng bahay, di ba patay, dapat... Patay ka na. Hindi naman, kasi kung... Baka nga hindi na-open ng girlfriend mo to eh. Tapos nakikinig ngayon, maiisip, ba't di ko natanong yun? Mali mo may valid reason, kaya ako naman tinatanong. Lalala to. Hindi, hoy.
Actually po, pinakinggan ko po nang paulit-ulit yung nagtatanong yung lang video eh. Po sa yung video ayun, po sa YouTube. Kasi yun yung mga angulong hindi nakita ng girlfriend mo, pero ngayon, kaya naisip ko na kanina yung tanong kasi lalala eh. Kasi iba yung panggagaling ko ang angulo ngayon eh. Ang angulong panggagaling ko sa nakara. Okay na yung girlfriend mo, bakit di ka matahimik? Napatawad ka na eh, di ba? If you always ano keep on acting like a villain sa relasyon, you will be treated as one. Kasi okay na. Hindi kaya kailangan kasi malaman natin yung roots kung sige, paano nagsimula ang lahat. Kasi sa sabi okay, ni... Okay, John, guluhin natin to. Wait lang, hindi. Sabi kasi ni John, nung time na yun, wala siyang friend sa office. Kung friend lang pala sa office yung hanap mo, edi dapat tuwing pumapasok ka sa office, close kayo. Pero after work, hindi na kayo dapat nag-uusap kasi for what? Yun ang tanong ko. So, bakit umabot sa nagkakachat kayo, may care kayo sa isa't isa, eh wala naman kayo sa office. Office friend lang pala yung need mo. Ako naniniwala may gusto si Jan doon. Ako. Diba? Ako nagtatanong lang ako ah. Hindi ako nag-a-assume. Hindi ako. Gusto, hindi ko nag-assume okay. Na agad. Hindi, totally. Inumpisa mo na eh. Sige. Diba? I wanna be brutally honest with it. Okay lang? Jan? Sige lang po. Kasi, you know, a lot of the things you said tonight are indicative of how you felt during that time eh. Ano ba, sinabi mo, alam ko pong off limits kasi may girlfriend ako. So, tama yung sabi ni Kara eh. Kung wala kang girlfriend, ang galing nga ni Kara dun eh. Kasi, yun, that's the indirect translation eh. Kung wala kang girlfriend. Di ba? Pero hindi ko alam kung dapat ikatuwa ng girlfriend mo yon. But then again, ganito yung pari ko. Ako bilang lalaki, I'll tell you this, ha? Yes, po. Other girls, when you are in a relationship, other girls who would actually make you feel like they're open to anything, tawag nito, attention from a guy, they're like just cookie jars eh. Diba? You stick your hand to it, whether you take the cookie or not, you stick your hand to it already. And that's what you did. Diba? You got your hands in the cookie jar. Whether you took the cookie or not, you got your hands into it. So, ano yung tanong mo, Kara? Balikan natin. With the premise that I said it, yung tanong lang, malay mo naman may valid answer si ano si John. Bakit umabot dun sa point na wala na kayo sa office pero nag-uusap pa rin kayo ng mga... Yun nga. Bakit? Kasi yung masasabi ko din sa siguro na reason is through chat din po talaga kasi kami yung nag-start yung interaction din namin. Like, una po, IG. Una po is, nagulat na lang po ako like one night or one day po. Bigla pong may nag-follow sa akin sa IG. Pagdingin ko po sa profile, sabi ko, familiar ata to. Mm-hmm. Tinignan ko po, siya nga. Siya nga yung agent. Nako? Lidli din po, din nag-ano nga po, nagpunta kami like sa office. Sabi ko na, pinalo mo pala ako sa IG din. So, hindi pala kayo naging close sa loob ng office, kundi nag-start sa IG. Tama? Yes, po. Pero alam niyang kasamahan kanya sa work noon? Yes po. Okay. So, ibig sabihin ko nag-start sa IG kasi ang isang tao hindi magpapakaabala na nakikita mo naman sa office, bakit mo pa i-IG message? Kung pwede mo naman, uy, hello pare, uy, hello bro. Nasa office, di ba? Yung mga ganyang angulo. Hindi okay nga, nga, I mean, para o, <okay. laughs> hindi tinatanong ko lang. Kasi pa, nakakatablayan pa tayo ngayon. Lalo no, kasi effort yun eh. Ko para kay Jan, eh. Hindi, wait lang, effort kasi yun para sa isang tao na kasamahan mo naman pala sa trabaho, bakit pa mag-IG message na, uy, hello, musta? Eh kung pwede mo namang makikita siya everyday na, uy, musta? Pwede namang sa personal. Alam mo, so, nakikinig yung girlfriend niya, imbis na napatawad. Nagalit na ulit yun. Hindi yun lang tinatanong ko. Sabi so, niya kasi naayos na sila eh. De, kaya makikita ko din kasi kung saan nanggagaling yung girlfriend. Siyempre, hindi, okay minsan hindi lang niya nagsasalita, na pero naano niya yun. Hindi lang sulusulan. Ano? Oo nga, pero napatawad naman na. So, tinanong malay, ko lang. Ba't ginagalit mo? Hindi naman. Kasi po nga kanina, tatanong ko nga sana eh. Actually, yun ang naisip ko. Tatanong ko sana kung, well, talaga bang wala kang naging feelings. Kaya lang, nasabi niya kasi na napatawad na. Oo. Hindi, tsaka ito po, kaya din ako nagtatanong kasi para maintindihan mo, nakaselos-selos talaga yon. And, di ba sabi nga niya, if ever lilipat ka sa ibang office, no, sabi mo? Kumbaga, sana wag na maulit yon kasi may ibig sabihin lahat ng mga kilos na ganun. So, kung gusto mo makapagkaibigan halimbawa sa office lang. Kumbaga, hanggang dun lang, may boundaries. Wag na yung chat-chat, message-message, wag nang ganun. I think yung chat-chat okay lang kung work-related. Depende ka, eh. Oo. Pero kung yung, tama ka dun eh. Kung work-related. Baka magkukumustahan pa kayo. Magkikita din naman kayo. Hindi, tsaka Kara, sinabi niya na, sige, susul na rin ako, parang gumatong na rin tayo. Hindi. Sabi niya kasi, nagbibigay sila ng gift in kind eh. Dumating sa point. Yun nga. So, bawa, binigyan mo ng cupcake yung girl, tapos yung girlfriend mo, never mo naman binigyan ng cupcake.
Yun diba yung mga ganun, diba dyan, diba? Bumili ka ng puto bumbong sa kanto, binigyan mo sa office mate mo. Sa girlfriend mo, hindi ka nagbigay. Oh. Kaya ano, kumbaga, ang uunawain mo ngayon yung girlfriend mo na hindi talaga mahirap ibalik kasi hindi rin mahirap, kumbaga, mahirap din kasing tanggapin yung mga ganong eksena. Actually, Yara, mahirap sabi siya. Ni Jan kanina sa umpisa ng, ano, ng usapan natin, yung girlfriend niya is relatively okay. Si Jan na lang yung nagigilty ngayon. Siya na lang. Tama ba, Jan? Yes po. Yun na lang yan. Kumbaga yung girlfriend niya okay na eh. Kaya ayaw ko sana ungkatin eh. Pero si Jan na lang yung parang nagigilty. Sabi niya kasi, lately, parang may mga ganyang tao, Kara, di ba? Yung delayed yung kanilang reaction. Totoo. Di ba? Yung mga ganyang tao, delayed, di ba? Parang yung girlfriend niya, ngayon siya, ngayon sink in. Pero wala ka ba nakikita sa girlfriend mo na parang mga kilos na parang minsan, biglang, parang hindi siya okay? As in, totally okay ba talaga siya? Nine times naman po na talagang may napag-uusapan kami, like, nabibring up din po yung about sa nangyari. And ano yung nafe-feel niya doon? Nagiging directly honest na din po ko sa kanya kung ano po yung tinatanong na, yung sinasagot ko. And then, sinasabi niya na din po yung real feelings niya po regarding which po sa is nangyari sa amin. So, hindi po yung ano ko doon. Kumbaga, ako naman din po ay, ewan ko po kung maniniwala po kayo sa akin na hindi. Pero, ayun po. Yung nangyari din po kasi talaga sa aming dalawa nung time yun is, mga parang araw-araw na din po kasi talagang nakatatak sa akin. Like, paano ba to? Kasi, maniwala man po kayo sa akin, sir, na pinagsisisihan ko din po talaga yung nangyari. I'm trying to make it up for that, like, my mistakes. Then, yun nga po yung nag-usap po kami during Undas na klaro namin sa isa't isa lahat. Then, yun, pinakinggan ko po yung video sa YouTube. Naano ko din po. Talaga na madami din po talaga akong pagkukulang regarding sa girlfriend ko po. That's why I'm trying to make it up for it. Pero, yan, tama yun. Ano din naman po. Pero, siguro normal, ewan ko po siya kung normal ba yung parang araw-araw po ako na parang babagabagay ng like, konsensya po mo. Na ano po. Pag binabagabag ka ng konsensya mo, ibig sabihin, may alam ka sa sarili mo na may maling nangyari before, hindi lang siya basta conversation na naging close kayo. Kasi ba't ka umabot dun sa point na binabagabag ka? Ito naman. Hindi naman po yung totally na konsensya po. Pero kung bagay palala na ito ng palala eh. Okay, napatawa. Nagtatanong lang ako. Apo, ano lang po sa akin, yung part lang po ng kumbaga, siguro part din po ng pagsisisi. Na pagsisisi ko po sa sarili ko na nagawa niyo. Okay. And then parang itatranslate ko lang sinabi ni Kara. Are you guilty of something? In that English mo lang. That you haven't actually told your girlfriend about. Yun yun hindi eh. Po. Kasi, yun mo ha, the way you presented the problem, you did not do anything wrong other than being close to another girl. Technically, wala kang cheating dun eh. Mm-mm. But the way you're reacting towards the problem na ginawa mo dati, you have so much guilt. Bakit so, ka nagito? Is there something else going on right now that we didn't hear about? Oh, English. Hindi mo kaya. Yes. QA ako dati. Quality assurance ano? Ayun, yung sa akin ng laman po kasi, ewan ko po if, ano, pero nang part din po kasi like ng personality ko is yung kapag nagawa ko na, po na, yung wait lang, huwag mong sabihin sa akin yan, joke yan, ayoko nakakarinig ganyan eh. Yung mga ganyan, yung ako po yung ganito, you never define yourself, let other people do that for you. I know po, ayun lang naman po na ano. Pero ganito, sige, doon tayo sa purpose ng pagtawag, huwag natin guluhin si Jan, okay na sila, Kare. Oo nga, ayoko na tuloy magtanong. Di, ang galing nga ng tanong mo eh. Actually, ayun po. Pampasakit. May tatanong pa sana ako kasi baka lalo sa mabog. Sige, ano na. Ano nga? Ayun. Ayoko na. Bali, ayun na lang po. Yung, nakita ba sila? Long story short na lang din po. Kumbaga, nakikita pa rin naman po kung like traces ng pagdududa ng ay, matagal mawala yan. Yes. Tiwala po niya sa akin. Alam mo, naniniwala ko na if you cheat on a girl, you live with it all your life. Totoo yan. Totoo. Sabi ko nga sa'yo, balang araw, 10 years later, kahit masunugan lang yan sinaing, maaalala niya. Yung sinaing, nasunog! Yung lahat ikaw ka. Naalala ko na naman, 10 years ago, niloko mo ako. Kaya nasunog yung sinaing, dugtong lahat yan, Brad. Oo, connect lahat, no? No po. Yung naman din po yung, ano ko po, advice. Yung pero it's a good thing that you feel what you feel right now.
Ibig sabihin, di ba, sige, ayoko nang pakialaman kung whatever went on dun sa office mate mo. Mm-hmm. Pero the fact that you're calling us because you want to better yung relasyon ninyo, it's a good ano motivation. Yes, kasi parang ano ka eh, eager ka na ayusin kung ano man yung meron kayo right finally, now. Finally, you are trying to recognize that you've actually did things that might have hurt her emotion. Yes. Sinadya o hindi, di ba? Whether you were oblivious na mali yun o hindi. Hindi ako naniniwala oblivious ka, naniniwala ko na alam mo mali yung ginagawa ng time na yun. It's just that technically, you were not cheating so you went on with it. Yeah. Di ba? Oo, yun yun. Yes po. Mm-hmm. Yun lang din po yung kumbaga maihingan ko po like advice kung kay Kara ka humingi. Wag ako. Ayusin natin yung ginulo niya. And din po ano po ba ano pa even po like yung efforts and everything po. Sa tingin niyo po ano pa po ba yung like kung yung mga better ways po po para mas lalo. Ay, hindi namin alam yan, ikaw nakakaalam yan, ikaw may jowa yan eh. Totoo nga. Diba? Pero ako naniniwala ako, nalimbawa, ito ha. Ako lang itong ara. If your girlfriend tells you that napatawad ka na niya, stop acting as if meron pa kayong kailangan ayusin. Kasi sa kanya, sabi niya okay na eh. Mm-hmm. Diba? There will be episodes na maalala niya, then address mo yon. Pero halimbawa, on a good day, okay naman siya, tapos nagpapaka-feeling drama ka dyan, guilty-guilty ang ka, guguloy mo yung relasyon ninyo. Sinabi niya okay na nga eh. Diba? So if it's a good day, wag mo ipasok na, alam mo, naalala ko. Mo. Unless siya yung mag-open up. Yun, i-address mo yun. Kasi wala kang magagawa eh. Di ba ang tawag dyan ay bad remnants of the past? Mm-mm. Repeat after me, bad? Bad. Remnants? Remnants. Of the past. Of the past. Yan. Yan ang tawag dyan. English yun, ha? Ano ba i-spell na remnant? Remnant. Bobo ko sa spelling. Yun lang yun. Pero ano bang dahilan ng pagtawag mo sa amin dito? Ayun nga po, sir. Yung regarding lang din po sa like, nangyari sa girlfriend namin. Then yung, ano pa po ba yung, yun nga po, sa tingin ko po na like, mas maganda kong gawin or ways para matiwala ka po lalo sa aming girlfriend po po. Like, para maibalik yung tiwala. Yes po. I think ano, pwede mo rin gawin yung ano, mauna ka nang magsabi ng mga bagay na kahit di niya itanong. Yung halimbawa kung saan ka pupunta, ano mga ginagawa mo, sinong kasama mo. Siguro ma-appreciate niya 'yon. Uy, nagsabi ako sa kanya, sana ako nag-gym ako. Ha? Di mo nagtatanong. Sumasala ko sa kwento, di mo kasali. Ba't ba? Tinawagan pa kita, mag-gym ako ha? Di ba? Siguro para aware din siya sa mga ginagawa mo everyday, ano mga nangyayari sa buhay mo. Ganon. Kumbaga, mag-ano ka na sa kanya. Pwede ba ako maging brutal? Sige. Okay lang dyan. I think it would really pay, ano, it would pay so much. Tawag nito, good or better impact sa relasyon ninyo. Kung aaminin mo sa girlfriend mo that you almost fell for the other girl. Kasi yun talaga yun eh. Sorry, brother. Did you? Ha? Ano po yun, sir? Ano po yun? Na-fail ka ba talaga? Di ba? You almost fell. Sorry, ha? Ganito, ha? Almost. Ayoko kasi maging ipokrito, di ba, sa usapan natin. Nagkataon lang na nagbungad ka kasi ng okay na yung girlfriend mo, kaya ayoko sanang intrigahin ito. Alam mo, okay na sila, eh. Ganito, ha? Na, Kara, ganito, ha? I always define, ang mga lalaki, kami mga lalaki, at some point tamad kami sa ganito, eh. Para i-maintain namin ang mahabang conversation sa babae. Eh. Di ba, bibigay ka ng gift. Hindi natin gawain yan, brad, eh. Di ba? Para, di ba, you go out of your way to buy cupcake for someone? Huwag mo sabihin sa akin na wala lang sa iyo. Mayroon yun. Di ba? Pero if in the process of almost falling in love or maybe trying to like another girl in the process, you stopped yourself, di ba, whatever the reasons may be during that time, di ba? And then na-realize mo, teka lang, swerte na ako sa girlfriend ko, bakit ba ako pupunta sa iyo? But then aminin mo yun sa kanya. I could be wrong here. Diba? You could do that after this call or, diba? But ang tanong, tatanggapin kaya yun ng girlfriend niya o lalong masisira sila? But any, kung ano man, anyhow, kailangan mo i-take yung consequences. Kaya na kayo mga babae, you would appreciate honesty in whatever level or manners it may come. Ano man ang form nun? Sabagay, honesty is still the best policy. Sabihin mo na lang, diba? Yun talaga yun eh. Pero may mga babae ding ayaw malaman ng totoo kasi... But you deserve it. Kasi kumbaga sa kanila naman, what you don't know won't hurt you. But deserve mo yun eh.
Hindi, Kara, nag-a-apply yung what you don't know, may, di ba, won't hurt you. Pag wala clueless ka sa buong nangyari, eh, meron eh. May alam yung girl eh. Well, it's up to you, John. Alam mo, bilang mo ng iPhone 13 girlfriend mo. Lahat ba nadadala sa ganun? Saka ka mag-sorry. I don't think gagaan. So. Parang hindi. Kung naman napaka, alam mo, kibiribiro ka lang. Hindi lahat, ka. Paano kung hindi lahat ganun? Oh. Pero may iPhone 13, di balik niya sa'yo. Joke lang to naman. Wala na akong masabi kasi. Pero to talagang brutal ka na din sa kanya. Sasabihin ko na yung tanong ko. Ay, sige, sige, sige. Kasi kanina nung tinanong mo siya, may gusto ka ba dun sa office mate mo? Ah. Ang sinagot agad niya, may jowa yun eh. Kasi kung wala kang gusto sa isang tao, ang sagot mo, hindi ko siya type. Hindi friend lang talaga tingin ko sa kanya. But the fact na inuna mo yung option na alam mong may wall kayo, ibig sabihin may something. Sa akin lang ah. Observation ko lang doon. Kasi, halimbawa, ikaw tanongin kita, may gusto ka ba yung kaganyan? Tanongin mo ako yung maayos, may gusto ka ba sa akin? Wala akong maisip eh. Halimbawa, sa iba. Ang una mo bang isasagot? Eh, may jowa yun eh, hindi pwede. Diba, ibig sabihin, kung walang jowa, pwede? Ganon? Ibig sabihin, may option eh. Yun, diba? Nagkataon yun. Lang na. Maaring hindi mo siya gustong gusto, pero naging special siya sa'yo. Uy, at anong yan trabaho ng girlfriend mo? Balik nata sa girlfriend mo na... Mamaya nakikinig yung girlfriend, tapos yun pala pinag-uusapan natin. Ikaw na nag-umpat eh. Ikaw na sinabayan lang kita eh. Ako ba nag-umpisa? Oo, sa'yo pwede mo maging brutal. Hindi, kasi inumpisa mo na. Ako na naman. Pwede, ako ba nag-umpisa? Tumigil kaya ako magtanong kanina. Ikaw nag-umpisa lang. Hay nako. Diba kaya nga, napak-cringe ako dito nung nagtanong ka, napag-ganan ako eh. But anyways, ang tiwala, tama naman yan. Mahirap talagang ibalik yan. Pero alam mo, Kara. Mahirap, pero tatrabahuhin mo. Alam mo, Kara, proud ako kay John. Bakit? Kasi may mga lalaki, di ka nagigilty. Oo. Diba? Pero si John, diba, he would really love to go the extra mile. Willing siyang ayusin. Diba, to win back anuman ang dating status ng relasyon. Alam mo, pare ko, John. Yes po, sir. It will not be an overnight thing, no? It may be a while. But it's very doable. Pero alam mo, pwede rin kasi siguro sa nangyari, lalo niyang na-realize yung worth ng jowa niya. Kaya siya nagkaganyan. Ayoko magkaganyan. After that, sa kanya naisip na jowa ko ganyan, alam mo yun, na-realize niya yung importance ng girlfriend niya. Yes po. Ano ba exact yung tanong mo sa amin? Nangihing alam kasi kami na walang tanong. yun lang po talaga, sir. Yung regarding lang po sa, sa tiwala ng girlfriend ko po na I'm sure po Dan nasabi niya po na napatawad niya ako pero still yung I know po for myself na parang dahan-dahan din pong nawawala hindi pa po talaga sa fully na nagtitiwala kasi nung una malaman niya to ang motivation niya maayos. Oo, ngayon, nung naayos na at alam niyang he was able to put you into the same track as she was nung time na yon ngayon niya naisip na teka lang. Parang ano ah. Parang... May ganun talaga, may after effect yun. Oo. Tama. May after effect, diba? Ako naniniwala ko sa after effect. Totoo yan. Yun. Makapagkape nga ng MX3 coffee. Sabi dito, iba ang mga John. Huwag mo akong idamay dyan ha, maaayos ako dito ha. Pag-away-away na tayo. Patay-tay dyan. Sino yan? Ha? Tigilan niyo ako pa. Diyan, tumigil ka na. Nadadamay ako sa'yo, ha? Ikaw ba may nakaka-chat ka din? Wala akong nakaka-chat. Meron akong nakaka-chat yung mga nanay na nandito ngayon. Nagre-reply ako sa mga yan. Oo. Diba? May ka-chat niya ako. Pangalan, Aling Gigi Capistrano, eh. Ngayon may nag-chat sa akin. Lulimin doon, nag-PM sa akin yun. Hello po sa mga nanay na ka-chat ko. Safe ako dyan, safe. Pag ako sumabit pa dyan, ewan ko na lang. Ay, nako. Ayun lang naman din po yung yung concern ko po. Oh, actually, marami akong tanong ngayon. Ano lang tanong, guguloy. Kasi tapos na naman, nangyari na eh. Asang girlfriend mo ngayon dyan? Actually, nasa bayponet din na lang ngayon. Nakikinig po siya now, actually. Ay, nakikinig siya now? Hoy! Patay tayo dyan. Kara, iuwi mo na. Hindi, yung mga tanong ko naman, para sa past yun. Yung tanong ko ngayon, mahal mo ba yung girlfriend mo?
Yes po. Gaano mo siya kamahal? Handa pong pakasalan. Ay, grabe oh, di ba? Iba ka. Naku, hindi lahat ng handang pakasalan, mahal. Ay, sorry, sorry. Ganun ba yun? Sorry. Bakit baka ba siyang trip? So, talaga. Napaka-bitter mo. Hindi ako bitter. Teka lang, may tanong ako sa'yo. Yung girl ba, katrabaho mo pa o hindi na? Hindi na po. Actually, nung last day ko po sa dating branch ko po, balita, yun din daw po yung last day niya. Anyways, John, ganito, ano, let's talk about your girlfriend. Para maging fair naman yung length ng usapan natin. How long have you been together? Turning 3 years na po kami actually sa this August. What are the things that you love and you like the most about her? Mabawi. Ayun po. Yung mga masasabi ko po na I love about her is yung tipo po na she was willing to like sacrifice like everything that she have like para lang po din sa akin. Pag nakakita ka ng ganyan, bro, ayusin mo, pakikitungo. Hindi yung tipo po na kahit iniinsulto na po ko, kaya niya po makipagbardagulan para lang sa like sa reputation ko or sa para sa akin, ganun po. Ano naman yung mga bagay na kaya mo isakripisyo sa kanya? Well, isang ano din po, isang bagay din po, like actually pinag-iisipan ko din po is like I am planning to sacrifice one thing like my job for her po. Like, kung ano man lang din po, since nasa may bandang Ortigas po siya nag-work, so in order po like to get close with her again, since from Mandaluyong nalipat po to Makati, I was basically... Brad, ilog Pasig lang pagitan nyo, napakalapit mo. So I was basically planning po like next year po siguro, like papabutin ko lang po yung employment ko na umabot ng 2 years. Mag-resign na po ako to be close with her again. Aww. And whatever makes the relationship better, it's okay. Do it. Correct. And then, ayun po. Nasa ano ko na din po, nasabi ko na din po talaga sa sarili ko na, like, sana po. After everything po na nangyari sa amin. Mm-hmm. And then, after everything na nangyari po sa amin, like lahat-lahat po, may realize din po na talagang kaya niya po magpagpagdagulan, like sacrifice lahat, mm-hmm. like para sa akin. So, why don't I do the same din po? Like, correct. Po, araw-araw na ano ko na din po. Then, isa din po kasi talaga yung bagay na, alam mo po, pag mahal mo po talaga kasi yung tao, parang lahat ng bagay kaya mo po gawin. Totoo yan. Ang kwento ko nga lang din po, wala nga din po, yung kwento ko lang po, wala nga din po ako talaga like motivation like sa pag-ipon or something, but through with her po, like nagsisimula na po kaming mag basically savings and planning for our future, ganun po. Tama yan. So, yun po, I know, like na-realize ko din po how much she really means to me po, so if it takes po na kailangan ko po yung sacrifice. Like, that's really nice of you, John. You've been buttering her up, huh? Hindi naman po. Actually, like, lang, totoo okay. Naman po. Like, dati basag nga po, ako. Napag-uusapan nga po namin, like, yung kasal. If ever po, baba na, like, ako pa rin daw, or siya pa rin daw, and then, sinasabi ko naman po sa kanya, hintay na lang natin na dumating yung araw niya. Ewan ko lang kung di ka pa maniwala pag may singsing niya. Ilang years na kayo together? Tatlo. Turning 3 months na po kami sa next years. Month, August. Ah, 3 years? 3 years, sorry, 3 years. So, turning 3 years na po kami sa August. Oh, it's nice. Kasi 3 years pa lang kayo, pero nag-iisip ko na ng future for her. Mm-hmm. Diba? Yes po. So, yun po. Kaya umabot po sa punto na kailangan ko i-sacrifice lahat, then I'm willing po para man po sa kanya. Hey, edi good at least, 'di ba? Inaayos mo naman yung lahat. So, I think na-appreciate naman yun yung mga ganun, 'di ba? I'm sure naman po. Like, ayun nga po, nasasabi nga niya po sa akin na ano. Nasabi niya din po sa akin yung sa everything na nagagawa mo. Pero, ayun po. Siguro po, like I was trying hard. Like I was trying hard on myself lang din po, yung ganun. Mm-hmm.
So, yun lang naman din po yung ano ko. Ayun, like, yun, tama nga po yung sinabi niyo po sa akin na like, it's not an overnight process. Like, siguro it might take years. Oh, pero syempre, kailangan mo itawid yun. Kumbaga, kailangan mong tanggapin kung ano yung paghalimbawa. Minsan may topak siya or maalala niya bigla, di ba? Ganun talaga yun yung consequence eh. Apo. So, if any po, I would be gladly po. Like, if it takes a few years or at most, I'm willing po. Mara lang din po sa kanya. Ayun lang naman din po. Na yun, na-vent out ko din po lahat ng like, nasa isip ko po simula pa po kaninang umaga. At least. Yes po. Well, anong tawagan nyo? Siguro, wait na po. Di sure. Ano ka po? O secret? Secret na lang. Ah, sige, secret na lang. Hay, nako. Pero wait lang. And then, ayun din po. Pero since na rinig ko din po na nag-message din po siya sa akin. And like, I compel na I think I might have some words din po na gusto kong isabihin din po sa kanya ngayon. Mm-mm. Sige. Apo. May message siya sa kanyang ano, girlfriend. Sige, go. Ayun po. Lauren, I know na kikinig ka sa akin ngayon. Panayang message mo sa akin ngayon sa Messenger regarding sa mga napag-uusapan na natin namin ngayon. Galit siya, galit. Hindi. Actually, sana hindi. Natatawa nga lang po eh kasi ang sinasabi niyo pong daldal ko daw. Wow. Buti naman. Anong tawagan nyo? Bahagi ng katawan ng hita, tuhod. Secret nga daw eh, tuhod. Secret. May mga jumag-jawa kayang ganyan. Ang tawagan nila bahagi ng katawan. Hello, batok ko. Kamusta ka, singit, ma? Pero secret daw sa kanila eh. Feeling ko nga ganun eh. Kaya secret, no? Hindi naman. Pero yun, sabihin ko na lang po. Lakasan mo, hindi ka marinig ng kumaw. Ha? Love. Dapat energy nga. Love po na, ano, like L-A-B. Ganun po. Love. Love. Yes po. Parang tropa. Ako, mga tropa ko, nilalove you ako eh. Love you. L-A-B-Y-U. Apo. Sige. Ayun po. Love. I know na kikinig ka sa akin, nakikinig ka sa amin ngayon. At sinasabi mo nga na ang daldal ko sa call ko ngayon with Papa Jackson. So, I know it's been a long time na din simula nung nangyari yon. Malapit na mag-isang taon simula nung nangyari na yon. I just want to say na thank you. Thank you kasi kahit umabot man sa punto na talagang nasaktan ko yung damdamin mo. Like, na kumbaga parang nang gumuhulat yung, gumuho mo yung mundo mo nung nabasa mo yung message sa'yo. Still, pinatawad mo ako nun. You still listen to my reasons na kinika sa akin na maayos and naayos natin lahat ng problem. And gusto ko din mag sorry sa iyo kasi I know may times na nararamdaman mo na you don't fully trust me. I know na kailangan ko pa rin paghirapan na makuha yung trust mo kahit hindi na 100%. Pero at least merong katitingin na tiwala na nabibigay mo sa akin. Yun, I just want you to know na ikaw na. Ikaw talaga yung plano ko makasama. Yung
mga pinag-uusapan natin actually kaninang umaga regarding sa plano natin sa future. I know, parang hindi mo na, hindi like sinasabi mo sa akin na parang wala akong interest, pero hindi mo lang alam din na I know in my mind, in my heart, na I want to spend my the rest of my life with you. Kahit umabot na sa punto na may kailangan akong sacrifice, and I know na darating yung araw na yun, yun. Mawala na sa akin lahat. Pero kung ang kapalit man nun is yung buong tiwala mo, and then makasama kita, pati yung magiging, like, magiging mga anak natin sa future, then so be it. I would instead choose to lose everything than lose you. I know, during our first years, nahirapan tayo dahil like, madaming odds. Thank you kasi hindi mo ko iniwan bago sinuportahan mo ko. Yung pagkakapromote ko, kaya I know may doubts ka kasi baka mangyari ulit yung nangyari. Still, sinuportahan mo ko. Everyday, pinaparamdam mo sa akin yung suporta na binibigay mo sa akin everyday. At yung simpleng words na kaya mo yan, na-appreciate ko po yun. So, ako, gusto ko naman din sabihin sa'yo na yun, malapit na tayo mag 3 years. Pero sabihin ko na sa'yo, pag umabot man sa punto na kailangan ko mag-sakripisyo, okay lang sa'kin na mawala lahat, basta ikaw lang yung makasama ko. Oh, sarap! Sarap pala ako doon, hindi ko lang kung bakit. Ay, sorry. Tapos, then, yun po. Malapit na din yung, malapit, magti-3 years na tayo next month. So, daan ka na din dito yung message ko. For the past 3 years ng relationship natin, like, lahat ng bagay na nangyari sa atin, or good times or bad, lahat na tatandaan ko yun. And I know na ito yung mga klase ng memories or mga events na to is ito yung nakapagpalakas sa atin. Then, I just want to ask lang din sa'yo na sana kung ano yung pinapakita mo sa akin ngayon, yung klase ng suporta, sana hindi yun mawala. Kasi yun yung pinangahawakan ko na motivation ko sa araw-araw na babangon ako. Kahit gaano ka stress sa trabaho, basta ang alam ko at the end of the day, magkakausap tayo. No, magiging okay yung araw ko kahit magkano ka stress yung naging araw ko sa trabaho. Mahal na mahal kita. Sobra. Tinanong ako nila Papa Jackson kanina kung gaano kita kamahal. Dalawang tabo, sabihin mo. Bakit ko kausap? Hanggang leeg. Sorry. Gaano mo kamahal? Yun po. Gustong pakasalan. Tatlong tabo. Walang makakapag-measure ng pagmamahal ko sa'yo, pero gusto ko lang sabihin. Tatlong tabo. Gusto kitang pakasalan sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Willing akong i-sacrifice lang para sa'yo. Yan lang. Nasabi mo na yan, next. Yun lang. Gusto ko hindi yun sa'yo. Ang bakit ko kausap? Naglilista ako eh. Naulit na tong part na to. Ito nasabi na to. ayun lang naman dapat. I love you. I love you so much. Dito lang ako parati for you. I love you. Ayun lang po siya. Aww. Ayun lang po. Thank you so much for sa pakikinig. Hi, nako. We wish you well.
Thank you so much po. May nag-comment, oh. Maghihiwalay din kayo. Grabe naman. Sabi ni Jasmine, eh, no? Bakit naman? Huwag ko dyan, bitter yan, eh. Eh, nabilasa ko lang, maghihiwalay kay Char, sabi. Magulo siya pag gantong araw, Friday. Ang daming mga basag trip sa ano live, oh. Tama na yan, pagbigyan mo naman yung iba. Ano ba kayo? Ano ba yan? Ano ba? Bakit ba ayon sa mga sinasabi niya? Di ba? Saan ko daw nakuha yung tabo? Maganda yung tabo, ha? Analogy ng tabo, di ba? Pag nag-CR ka at walang tabo, yan ang pinakamahalagang gamit sa buhay natin. Ipapalit mo sa cellphone mo yan pag tabo ka palit, di ba? Ba, wala kang panghugas. Tama, mali. Importante ang tabo. Tatlo pa yung sinabi ko. O, ganun. Okay, pangit joke. Okay. 10:44, pakilista, pangit joke sa amin, station namin. Yeah. Lipat kayo na ibang station. Balik kayo pag 10:50 na. Ah! Ay, nako. Ay, sabi ng girlfriend mo, nag-PM yan sa'yo, malamang sumagot yan. Oo. Sabi niya, drama mo, ganun, sabi niya. Actually, sabi nga po, sabi nga po niya, nakikringe yan nga daw po siya sa akin. Sabihin mo, sumagot ka. Sabihin mo, ikaw nag-umpisa, ikaw itong tumawag dito eh. Sino ba? Ginaya mo lang siya, di ba? Ayoko po. Ay, wag kang gagawa ng gulo na hindi mo kahalusotan, Brad. Ang team song niya, yung version ni Daryl Long, ha? Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Kantahin nga natin yun. Ikaw mag-gitara. Ha? Wow, eh, pag ako kumanta, anong gagawin mo? Sumayo sa gilid. Audience. Hindi, ikaw ang kumanta. Kaya mong kakantayin yan? Pwede. Siyempre, kaya mo. Magaling ka. Fan mo kaya ako? Actually, fan ako ni Gara pag kumakanta. Totoo nga! Oo, di ba? Napaka-unique. Anong ganda mo? Ayun na naman. Ewan ko sa'yo. Ganda mo na. Huwag ka makisali. Ganda. Maganda ba si Kara dyan? Ano ba yan? Pag-usapan natin para ma-awkward na dyan. Okay. Ganda mo, apat na tabo. Sa programa ko may mga lumalabas na mga bagay na walang dahilan. Halimbawa, nakalaan, giraffe. Wala namang kinalaman yun. Kaya nga. Nawala na si John. John! Yes po, sir. Huwag ka muna mag-reply sa girlfriend mo. Narinig ko, pipindot ka dyan eh. Mamaya na kayo paglambing, ha? May magdamag kayo. Busy na siya. Sige, kailan kayo magkikita? Next week po, Friday. Dala kang cupcake. Di ba yun yung binigay mo sa office mate mo? Ah, okay. Dala. Nangiya ka. Dala mo siya. Muffins. Sorry na. Bakit ko kabanding pag gantong oras, 10:46? Actually, hindi nga po yun, ano eh, cupcakes eh. Huwag ka nung. Naku, pinaalala pa. Para kang tanga. Alam mo dyan, iba ka. sabihin ko daw nga po kung ano yun eh. Anong dinala mo? Starbucks. Ay, Starbucks. Aww. Ay, naku. Well, alam mo, ang bawat kwento ng pag-ibig, unique yan. May challenges eh. Although it might seem odd to say congratulations kasi ito yung naging challenge nyo, hindi ganun kalalim. Mm-hmm. Diba? A lot of relationships out there would go through more serious and traumatic challenges. Diba? And yet they, diba? They go through it and emerge on the other side, diba? A better partner to each other. Diba? I hope na hindi nyo nakakailanganin pang mas malaking problema to realize that you love each other and you are for each other. Okay, John? Yes po. Ayan. May naitulong na ako, Kara. Ikaw naman. Ikaw gumulo nito. Wala na, sabi mo. Ko na yung kanina. Mag-one-liner ka dyan. Uy. Wala na, sabi ko na yung mga sinabi ko kanina. Okay na yun. Tapos mong guluhin, okay na yun. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, lagi may consequence yan. Oh, ba't pinapagulo mo pa ulit? Hindi okay kaya, na. Wait lang, di ba? Lagi may consequence. Okay. At kung ano man yung maging consequence sa inyong dalawa, kumbaga tatrabahuhin mo yun, hindi ka pwedeng mapagod. Sabi mo naman, isasina-sacrifice mo lahat, willing kang isacrifice lahat. So just go with it. Kumbaga patunayan mo lang sa kanya and patunayan mo din na katiwa-tiwala ka. Yes. Di ba? Kasi hard work yun eh.
Diba? Relationships are hard work. Tama. Yeah. Hard work ako. So, hard work ka lang gawin mo. Workaholic nga ako. Thank you po. Yan lang. Yan. Yes po. Ma'am. Magkakana, anong araw kayo magkikita? Friday po. Good luck sa inyo ha. 7 days pa, di ba? Tama, Friday ngayon yes, eh. Yes po. Oh, dala kang tabo. Bigay mo sa kanya. Para unique. Apa. Okay. Apa. Thank you po. Thank you so thank much. Thank you, John. Po. Salamat. Bye. Ay, naku. Buti lang, umiinom ako ng MX3 Coffee. Oh, abang kaya ano. Nga. MX3 Coffee Mix, may high source of vitamin C at calcium with antioxidant and benefits and cholesterol-free. Ito rin ay low-acid coffee sa mga acidic na kagaya ni Gandang Kara. Ayan, oh, pasok to, di ba? At meron itong low-calorie sweetener and sucralose. Sucralose is kind of a sugar yes. Kara. Na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels and blood pressure. At para makasiguro natural, ayan, tunay natural at tunay na lang MX3 na inyong bibilhin ay bumili lamang sa mga leading drugstores nationwide. For inquiries, you can visit the website mx3ph.com or you can call the hotline 0918-888-8693. Ayun. What can you say? Wala. Wala akong masasabi. Diba? Ngayon nga pala kay Glenn, na kulang ang